po, ito po ang ating weather update ngayong araw, August 3, 2021. Kung mapapansin nga po natin, ano, meron po tayong tatlong low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At meron naman po tayong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito nga po yung Tropical Depression. Subalit kung mapapansin nga po natin, even napakalayo nga nitong Tropical Depression na to, ano, meron din po siyang ambag dito po sa may ating habagat kung mapapansin natin yung ating mga kaulapan. Itong nasabing low pressure area dito sa may parte ng Hong Kong, kung mapapansin nga po natin, in the next 24 hours, ito po ay malaki po ang chance na maging isang mahinang bagyo. At ito naman pong isang low pressure area din dito po sa pagitan ng Taiwan ay posible rin po maging isang mahinang bagyo. At ito naman pong isang low pressure area dito po sa labas ng ating bansa. Ito po ay mababa naman ang chance na maging isang ganap na bagyo. Check natin yung ating satellite image dito po sa may infrared image natin. Kung mapapansin nga po natin ano yung makakapal na kaulapan na ito ay posible nga po magpaulan sa ilang bahagi po no ng ating bansa. Okay, dito nga po sa may parte ng Ilocos Region, Batanes, Mabuyan, Group of Islands, Abra, Apayao, Benguet, Zambales and Bataan. Yan po ay posible nga makaranas ano ng mga malalakas na pag-ulan. Posible nga po diyan yung ating flash flood or landslide during scattered widespread moderate 2 times of heavy rain. So dito naman po ano, sa may parte naman tayo ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro and the rest of Cordillera Administrative Region and Cagayan Valley. Posible rin tayo makaranas dyan ng mahihina at katamtaman may kalakasang pag-ulan. And dito naman po ano, sa parte ng Metro Manila and posible naman tayo makaranas dyan ng mga localized thunderstorm at yung ating habagat ay posible pa rin po nating maranasan dyan. Posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan ng hapon or gabi, kadalasan po ay sa madaling araw. Dito naman po sa parte ng Visayas, magiging maganda po ang lagay ng panahon. May paminsan-minsan tayong mararanasan na pag-ambon at mahihinang pag-ulan at maging sa may Mindanao area. Dito naman po sa ating advanced weather forecast, kung mapapansin nga po natin, ano? Na ito nga po, no, meron tayong tatlong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bukod nga po itong nasabing tropical depression. So pagdating naman po ng alas 12 mamayang tanghali, ito nga po, no, posible nga pong mag-intensify pa itong low pressure area dito po sa parte ng Taiwan. At posible pa rin po tayong makaranas ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito po sa parte ng Luzon. August 4, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin natin, tuloy-tuloy pa rin po tayo makakaranas ng mahina at katamtamang pag-ulan. At kung mapapansin nyo nga po, no, yung nandito nga pong low pressure area sa may parte ng Hong Kong ay posible nga pong maging isang ganap na bagyo. Pagdating naman po ng August 4 ng tanghali, no, posible nga po, no, magkaroon po tayo ng dalawang tropical depression dito po sa may Hong Kong at sa may pagitan po ng Taipei at ng Wenshu dito sa may China. At yung ating isang low pressure area naman, nakita nyo po ay tuluyan na yung papalayo, papunta po yan dito sa silangan ng Japan. Pagdating naman po ng August 5, ito po yung ating next possible scenario. Tuloy-tuloy po rin po makakaranas ng mga mahihinang pag-ulan ang ating bansa dito po sa may extreme northern Luzon, northern Luzon, maging sa may Metro Manila at magiging maganda naman po ang lagay ng panahon ng ibang lugar ng ating bansa. Pagdating naman po ng August 5 ng alas 12 ng tanghali, ito po yung ating next possible scenario. Posible po tayo makaranas ng mga pag-ulan, malalakas na pag-ulan dito po sa may area ng Luzon. At again, makikita nga natin, no, itong posibleng bagyo ay tatawid po yan dito sa may parte ng China at ng Taiwan. August 6, next possible scenario nga po natin.
Mapapansin nga po natin, ano, unti-unti pong gaganda ang lagay ng ating panahon. At ito nga pong nasabi ng posibleng bagyo ay magpapaulan sa malaking bahagi ng China. Then August 6 po ng alas 12 ng tanghali, ito po yung ating next possible scenario. Yung ating posibleng bagyo, no, dito naman po siya papunta sa may Japan area. Makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil pa rin po yan sa pinalakas ng habagat nang dahil sa posibleng bagyo. August 7, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin niyo, unti-unti na pong gaganda ang lagay ng ating panahon. So, bagamat humihina nga po itong ating habagat at meron naman tayo isang posibleng low pressure area dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. By August 7 ng alas 12 ng tanghali, ito po yung ating next possible scenario. Mapapansin niyo po na makakaranas pa rin tayo ng makatamtaman at mahihinang pag-ulan. Maliban na lamang po dito sa may parte ng Mindanao, sa may Davao na posibleng may paminsan-minsan may malalakas na pag-ulan. August 8, next possible scenario nga po natin. Mapapansin niyo po, unti-unti na pong gaganda ang lagay ng panahon. At yung posibleng low pressure area nga na nakita natin sa labas ng ating bansa ay posible lamang din pong malusaw. Sa ngayon po, ito lang po muna ang ating available data para sa ating advanced weather forecast. At kung mapapansin nga po natin, ano, ito pong ating advanced weather forecast, again, is a possible scenario pa lamang po. So manatili po tayo naka-update para po dito sa ating mga nakikita sa ating advanced weather forecast at nang tayo po ay matutok dito nga po, no, sa mga ating binabantayan mga sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.